Alam mo ba na madali lang mag-edit? Punta tayo sa CapCut editing apps. Tapos, ayan. So, i-attach natin ang video na gusto nating i-edit. So, hanapin lang natin yung video na gusto nating i-edit. I-click lang natin yan. Tapos, kung marami, i-click mo lahat. Tapos, hanapin po natin kung saan po yung audio icon. Yan sa pinakababa na yan. Yung icon na yan, yan ang hanapin mo. Para makapag-attach tayo ng mga audio, mag-music, voice-over. So, dyan po tayo. Ayan, merong sounds, merong effects, merong extracted, at merong record. So, yan nga yung sa voice-over, yung record. So, yan, kinlik ko yung sound effects. So, dyan sa sound effects, meron po kasing naka-attach na sound effects dito sa CapCut. So, pwede ka rin mag-select dyan. So, ayan. So, pwede rin dito sa extracted. Ayan. Extracted, yung mga audio na pwede nating makuha sa ating mga video. So, dyan yung sa extracted. So, ayan. Pili ka lang dyan kung alin dyan ang kuhanan mo ng audio na i-attach mo doon sa iyong video. So, halimbawa, yung isa na yan, pipiliin ko yung isa na yan na maliit. So, ayan. So, automatic po yan. Mag-extract po yung audio niyan. Ayan. So, mag-extract yung audio niyan. Naka-attach po yan. Yung audio na yan dyan. So, ayan. So, yun yung sa extracted. So, pwede rin mag-attach ka ng music yun sa pinaka-una. So, apat yan kasi sila lahat. So, pipili ka lang. Explore lang din natin ito. At ito na nga, tayo ay mag-record na. So, paano ang pag-record? So, i-click mo lang yung record icon. Ayan. So, yung record icon. So, pag ganyan po, ay kailangan mo yung i-hold. Pero sa akin po, mas maganda, i-one tap mo lang po yan siya at antayin mo mag-square para tuloy-tuloy na ang iyong pag-record. So, halimbawa, ganyan. So, ayan. I-one tap mo siya, magiging square yan. Pag square na yan, ay mag-start ka na mag-record. So, pwede rin mo rin i-stop kung hindi mo pa naisipan o hindi mo pa alam kung anong kasunod na sasabihin mo, ay pwede mo yan i-stop muna. So, ganyan lang po ang gagawin. So, ayan, no, nag-recording. So, stop mo. Tapos, pwede mo yan siyang i-check. Tapos, pwede ka rin mag-record uli. Yan lang po. Pwede kang mag-record uli para dagdagan mo yon kasi hindi ka pa tapos sa iyong pag-BO. So, ganyan lang po ang ating gagawin sa pag-edit nga nitong video. Kung meron ka pong tanong na gusto pang i-clarify patungkol dito sa paglagay natin ng mga audio, ay you can comment down below naman po. At patungkol naman po dyan, pwede po yung i-cut. So, i-click lang po yan, yung green na yan. Yan kasi yung audio, yung green. I-click mo lang po yan at makikita mo yung icon na scissor. So, tapos i-click mo yan, pwede mo na yan siyang ma-delete. So, split, tapos delete. So, ganyan lang po. Madali lang po mag-edit dito sa CapCut. At marami nga pong pictures dito sa CapCut na pwede nating mapag-aralan. So, ako din, natutupo ako sa pag-edit dito, ay pinag-aralan ko din ito. Yan yung sinabi kong i-split. So, click mo lang yung dalawang ano na yon, split. So, pag-aralan mo din, natutunan mo rin yan kalaunan kung paano mag-edit nito. Sa umpisa, nahirapan po ako sa pag-edit. Kaya lang, nitong muli ko lang ito na natutunan at mayroong nag-recommend nga sa akin. Kaya ito nga rin din po ang nare-recommend ko po sa lahat ang itong CapCut kasi napaka gandang gamitin.